Uwi muna ako Manitoba dahil 2 weeks pa ako, 2 weeks na ako hindi naka-uwi sa bahay. Kailangan ko two weeks. Yung sinabi sa akin, are you ready? 3 weeks ka na sa kalsada, sabi sa akin. Sabi? Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Nandito na ako sa Saskatoon, Q-Line. Dinala ko muna itong truck dito kasi kung naalala nyo yung sinabitan ako ng Indiano, i-check ngayon ang SGI, yung aking truck, yung cost ng damage. Kita nyo yan, bagong Q-Line yan, heavy haul. So maghihintay ako ng taga SGI. Hindi ko pa na-unload yung aking unhook yung truck dahil dito daw muna ako. Ganda, oh, can work. Tama din pala dito. Ano dito? Yeah. Ang daming load ng Q-Line ngayon, mga oversized, mga farm equipments, halos mga farm equipments. So ito yung aking load. Ha! Itinabi ko na dito yung aking trailer. Dahil pagbaba ako ng aking mga gamit, ito na naman yung strap ko. Ano ba to? Trap na naman to. Ay, naku po. Anong gagawin dito? Strap. Strap, strap, strap. Hindi kaya mahuhulog to. Oh, nakatali siya sa ano. Naka... My God. I hate drugs. Kaya mahulog to, no? Daming strap nito. Dito, strap doon sa taas. Pastilang dolor. And oversized din siya. Tatanggal muna ako ng mga strap ko dito, kadina, hook up this one, then papuntang Winnipeg, papuntang Iowa. So ito, pag-aaralan ko to kung paano ko to siya tatali lahat. Meron pa sa taas, meron pang maliit dun sa taas. Mga tubo naman, ito maganda. Kasi mga tubo, no, mga pipes, kung dito siya nakasandal, okay lang. Kahit mag-break ka ng konti, mag-break ka ng harsh braking, meron siya nakasangga. Pero kung ang mga pipes mo ay nandito sa taas, pag break mo, kahit anong tali mo kasi dito ng strap, dudulas at dudulas to eh. Ito, dudulas at dudulas to, for sure. Pero maganda, nandun, meron siyang tatamaan dun. Okay. So tatanggalin ko muna ito mga kadina ko. Ang klaseng pangarga to. Then, magikero ako. Tingnan nyo ha. 1, 2, 3. Ayan, tapos. Strap, strap. Ang dami na namang strap. Papuntang Dodge City. Iowa, parang nakadaan ako dati doon. Dodge City. Umabot din ng securement 1.5 hour. I don't know. So I'm done. Pauwi na ako ng Manitoba, but pahinga muna ako ng mga ilang araw. Then Monday, start na ako ng drive. Let's go! Kakarwas, kakarwas. Hugas mo na ng truck. Yung ulo lang, ako na maghugas dahil busy sila. May shunter pa lang sa loob.
Pwede magamit ang sabon? Ah, bago? Bago. Pwede magamit ito? Pwede. Saan, paano kakabit? Release mo. Nagsisecure ka na? Oo! Bah, ayos ah! Doon nga sa likod, utang hirap daw! Talaga ano ka ng mga... Umpisa lang yan ka! Umpisa lang yan! Malakit ka tawar! Yeah. Magod nga ako parating, pati mo ako eh! Ha? Pag-iray mo! Pauwi lang ako, pabalik ako Manitoba! Manitoba lang yan? Ha? Manitoba? Oo! Hindi, pa'y papuntang Amerika yan? Ay, kasi na lang sa ano, sa may Winnipeg! Ha? Ako doon! Ano na? Winnipeg! Bakit? Ha?
Uwi muna ako Manitoba dahil 2 weeks pa ako, 2 weeks na ako hindi naka-uwi sa bahay. Kailangan ko ma... 2 weeks, 2 weeks. Yung sinabi sa akin, are you ready? 3 weeks ka na sa kalsada, sabi sa akin. Sabi? Ano, thank you so much ha. Sasunod ulit. Kagandahan pag may mga Pilipino minsan sa mga katrabaho mo. Ang daling kausap. Ito yung situation ng kausada ngayon dito sa 70 kilometers. 75 kilometers papuntang Regina. Madulas, holy smoke. Yeah, madulas. Makintab ang kalsada, men. Nakikita ko yung reflection ng kanyang ilaw sa kalsada, oh. Makita mo yung reflection ng ilaw niya diyan sa kalsada, diyan sa baba, diyan sa kalsada mismo. Skating rink to, men. Yeah, skating rink to. Ang kagandahan lang dito, dahil yung aking truck ay naka winter tire pa yung drive, hindi na nila pinalitan nung nag ice road kami. Hindi nila pinalitan yung aming gulong. So naka-winter tire pa siya. Tapos yung isang kotse sa likod, sunod ng sunod sa akin. Isang kotse. Tandahan ka. Pwede madulas dyan. Ito yung epekto ngayon, ito yung pangalawang araw ng blizzard doon sa Manitoba. And umabot na dito sa Saskatoon ng konti bago mag-Regina. Highway 11. Ako sa Regina ngayon. Wala pang naglilinis, oh. Diyos mio, Marimar. Na. Wala, dirita matulog sila sa daron. Puno, oh, mga truck na sa kwan, oh. So, may steepingan, eh. Parking bike. Naasam kong parking ani. Alam no. So may pinakaduol nga kondere. Pinakamalapit na truck stop. Wa ko nag-expect ani nga mapuno ni siya. Flying J, Balgoni,
na, layo-layo dyan ang parking, oh. Nagingan, nag-atay na. Agoy. Wala na rin buhay crow door, ba? So may steeping, ano yung anong naamas lang sa gawas. Gawa ko lang, iwak man sila ng liho ko. Agoy, manigingon ron. Nita to parking ani. Dili ra ba ni pareha sa Amerika nga na yung mga rest area sa highway. Greenfield, gaano pa kalayo itong greenfield na ito? Iatot mo yun ako ni 1 hour and 6 minutes. 1 hour and 6 minutes. Kaya pa ba yung krodo? Oras, 1 hour and 6 minutes. Iawas na gininga. Mag-rest na ko. Wala, diri na ako sa ano, diri ako sa gilid. Hindi na ako mudagan kaya murag pangit ang kalsada. Yan, ligyas ang kalsada man. Diri na ako, igilid na ako ni gusto akong truck kaya para di siya maka sagabal sa mga panda, mga steeping ba. Yan o, nasa sa highway, nasa papasok ng Flying J o. Oh. Para hindi ako makasagabal sa ibang truck. Ayaw pagbalon. Diri na ako magpahulay. Wala na akong chance nga maka wala na akong chance na makapasok pa sa Flying J until tomorrow. Kasi yung mga truck doon sa nasa unahan ko nakapila din sila. So wala nang parking. And then ayokong mag-gamble ng aking safety dahil yung kalsada madulas and malakas yung hangin. So call for a night. Kita tayo ugma. Kita tayo ugma. Daghang salamat sa tanan. Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking.